Sabi nila, kung sino pa daw yung mabait at seryoso, sila daw yung madalas na niloloko at iniiwan. This is Gongski, at ito ang kwento ng buhay mo. Kung may mga kwento kayo sa buhay na gusto nyong i-share sa amin, send nyo lang po doon pa sa Gmail account namin na matatagpuan sa description ng video, o di kayo naka-flash sa mga screen ninyo. Magandang araw sa iyo, Gongski, at tawagin mo ako sa pangalang PJ, 28 years old, at taga Mindanao. Sabi nila, ang swerte daw na maging asawa ko. Dahil bukod sa masipag, ay mabait din daw ako. Nagtatrabaho ako, Gongski, bilang isang factory worker. At pag day off ko naman, ay nagsasideline din ako sa pamamasada. Hangga't dumating yung araw na nagka-girlfriend na ako. At tawagin natin siya sa pangalang Annie. Ang trabaho ni Annie ay isang online seller. At sa totoo lang, at di pa ba mayabang, maganda yung girlfriend ko. Pero di naman ako yung nagpahuli dahil bukod sa mabait ako at nasipag, ay may etsura naman din ako. Pagkalipas ng isang taong magkarelasyon, ay napagdesisyon na namin ni Annie na magpakasal na dahil alam naman naming dalawa na mahal namin ang isa't isa. Natuloy ang kasalan namin, Gongski, at sa simbahan ito. Dahil may ipo naman ako, ay nakapagpatayo kaagad kami ng sarili naming bahay. Si Annie naman ay nagpatuloy sa kanyang online selling. At pagkalipas lang ng isang taon, ay nagkaroon na din kami ng anak. Ang saya ko dahil kumplito na yung family namin. May asawa ako mabait, at may anak na kami. Patuloy ako sa pagsusumikap, Gongski, para mabigyan ko sila ng magandang buhay. Sa paglipas ng panahon, ay lumaki na yung anak namin. At lalong nakakatuwa kasi naglalakad na rin at bulol-bulol ko magsasalita. Si Annie ay di na bumalik sa pag-online selling simula nung may anak kami dahil gusto ko na matutukan niya yung anak namin. Isang araw noon pag-uwi ko galing trabaho ay wala si Annie sa bahay at yung anak namin ay iniwan niya dun sa mama niya. Nagtaka ako kung bakit di man lang nagpaalam. Bakit di man lang tumawag o nag-text man lang para alam ko if saan ang punta niya. Gongski, pag-uwi ni Annie sa bahay, di naman ako galit at nagtanong ako sa kanya kung bakit di man lang siya nagpaalam sa akin na may lakad pala siya. At ang sagot ng asawa ko, nagmamadali daw kasi siya at babalik naman daw siya kaagad. Kaya tinanong ko siya, Gongski, if saan ba yung punta niya. Saan ba siya galing? At sabi niya sa akin, pinuntahan daw niya yung taong may utang sa kanya nung nag-online selling pa siya dahil magbabayad na daw ito ng utang. Sabi ko sa kanya na next time magpaalam naman para di naman ako mag-alala. At humingi siya ng tawad sa akin. Ilang beses din na ulit ang mga pangyayaring iyon. Pero nagpapaalam na siya sa akin sa bawat alis niya kung saan siya magpunta. At yung anak namin ay iniiwan niya lang dun sa mama niya dahil magkapitbahay lang kami. Kaya madali lang sa kanya ang makaalis. Isang araw nun, Gongski, ay nag-half day ako sa trabaho ko dahil sumama yung pakiramdam ko at umuwi ako ng bahay ng maaga. At nung pagdating ko sa bahay ay walang tao. Kaya tinanong ko yung biyanan ko kung saan ba si Annie. At ang sabi niya, may lakad daw at iniwan yung bata sa kanya. Sabi ko, di man lang nagpaalam sa akin. Dahil masama yung pakiramdam ko, ay nagpahinga muna ako. At nung pagising ko, ay dumating na pala yung asawa ko. Tinanong ko siya kung bakit parang napadalas na yata yung alis niya. At sabi niya sa akin, intindihin ko lang daw muna siya. Dahil sayang daw yung pera. Tinanong ko siya kung bumalik ba siya sa online selling niya. At sagot niya sa akin, yung mga dating may utang daw sa kanya, sinisingil niya. Tanong ko ulit sa kanya kung kailangan ba talagang puntahan. Bakit di na lang i-text o kaya tawagan. Pero sabi ni Annie sa akin, kailangan daw puntahan para masigurado magbabayad talaga. At sabi ko na lang na
Baka yung anak namin mapapabayaan na niya dahil sa madalas niyang pag-alis. Sagot niya naman na wala daw akong tiwala sa mama niya. Pero ako sabi ko di naman sa ganon. Iba lang talaga pag ikaw yung mag-aalaga nito. Isang umaga habang naliligo si Annie ay tumunog yung phone niya at may tumawag. Gongski, sinagot ko yung phone at ayaw magsalita yung tumawag at pinatay niya yung call. Pagkatapos maligo ng asawa ko, sinabihan ko siya na may tumawag sa phone niya at ayaw magsalita. Sabi ng asawa ko, baka daw wrong number lang. Di ko makakalimutan isang araw noon, araw ng Linggo. Wala akong paso kaya namamasada ako. At sakay ko yung tita niya. Sabi ng tita niya sa akin na kumusta daw yung family namin ni Annie. At sumagot naman ako na okay lang naman. Nakakaraos naman. Kaya lang, halos araw-araw may lakad si Annie. At sobrang busy nito. Sabi ng tita ni Annie sa akin na bantayan ko daw yung asawa ko. Dahil may mga issue daw na naririnig siya sa mga kapitbahay namin na may iba daw itong lalaki. Di ko alam if maniniwala ba ako o hindi about sa issue na yon. Kaya't sabi ko na di naman siguro magagawa sa akin ng asawa ko yon. Dahil ang bait ng asawa ko at isa pa, may anak kami. At alam ko naman na mahal niya ako. Pagkatapos kong mamasada, nung pag-uwi ko sa bahay, kinausap ko yung asawa ko. Gumawa ako ng kwento gawang ski na regarding doon sa kasamaan ko sa trabaho, kunwari, na yung asawa niya ay nangangaliwa at pinagpalit siya sa iba. At sabi ko kay Annie na kawawa yung kasama ko dahil ang bait pa naman. Bakit pa pinagpalit sa iba? Isa pa, may mga anak. Kawawa yung mga anak. Bakit ba may mga asawang ganon? Kahit ibinigay na sa kanila lahat, ay nakuha pa rin mga liwa. Tumahimik yung asawa ko, Gongski, habang nagkukwento ako. At ang sagot niya sa akin, bakit daw nagawa ng asawa niya yon? Ako naman, Gongski, sagot ko sa kanya na di mo naman ako ipagpalit sa iba, diba? Niyakap ko siya, Gongski, at sabi ko, mahal na mahal ko siya. Isang araw noon, araw ng Lunes, ang akala ni Annie Gongski na papasok ako sa work. Pero yung totoo, nagkukunwari lang akong pumasok pero binabantayan ko na siya habang nakatago ako dahil susundan ko na siya kung saan ba talaga ang punta niya. Mga 9:30 in the morning, nag-text siya sa akin na aalis daw siya. At reply ko sa kanya na ingat ka, balik ka kaagad. At nung pag-alis niya, ay sinundan ko na siya. Hanggang huminto siya sa isang eskinita. At naglalakad, papasok. Nakita ko na huminto siya doon sa pinto ng isang bahay. Gongski, parang iba na yung kutob ko. Hoping na sana mali ako sa akala ko. At hinayaan ko muna ng ilang minuto. Siguro mga after 20 minutes ay pinuntahan ko na yung bahay. At nung pagkatoko, binuksan ako ng isang lalaki. At dinig na dinig ko yung boses ng asawa ko. Sabi niya, sino daw yung tao? Anong pagtingin ko, nakita ko na nakatupis na siya ng tuwalya, galing na ligo. Di ko na napigilan ang sarili ko at sirunto ko na yung lalaki. Patawarin ako at nasampal ko yung asawa ko. Tinanong ko siya kung saan ba ako nagkulang. Kulang pa ba kami ng anak namin sa kanya? Sa sobrang mahal ko sa asawa ko, pinapili ko siya. Ako ba at ang anak namin
ko yung kabit niya. Gongski, sobrang sakit dahil mas pinili pa niya yung kabit niya kaysa sa amin ng anak namin. Wala na akong sinayang na oras, Gongski, at umuwi kaagad ako sa bahay namin. At tinanong ko yung mama niya if alam ba nila na may kabit yung anak nila. Sabi ng mama niya sa akin, chismis lang daw ang lahat ng yon. Pero sabi ko, kita ng dalawang mata ko at nahuli ko sila. Kinuha ko kaagad yung bata, Gongski, at nag-impake kaagad ako. At pagkatapos, umalis ako kasama yung anak namin. At sabi ko sa mama ni Annie na huwag niyang subukang kunin yung anak namin kung ayaw niya ng gulo. Ibinenta ko yung bahay, Gongski, at umuwi ako doon sa pamilya ko at kasama ng anak ko. Nalaman ko na yun palang kabit ng asawa ko ay ex niya pala dati. At ang pinakamahirap pa dito ay pamilyado pala yung lalaki at yung asawa ay nasa abroad pero wala silang anak. Ewan ko ba, Gongski, kung ano nakain ng asawa ko, bakit pumatol siya dito at saan niya nilagay yung utak niya. Di ko alam kung saan ako nagkulang. Binigay ko naman ang lahat. Ang lahat ng pamamahal sa kanya. Pero nangaliwa pa rin siya. Wala na akong ibang magawa, Gongski, kundi tanggapin na lang. Tanggapin na lang na hanggang dito na lang siguro. Nasa isip ko na hindi ako yung may problema, kundi siya ang may problema sa relasyon namin. Dahil siya yung nangaliwa at hindi ako. Maraming salamat, Gongski, sa pagbigay ng panahon sa kwento ko. Ako si PJ, at ito ang kwento ng buhay ko. Again, this is Gongski. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell.